Magandang umaga po. Ito po ang ating weather update ngayong araw, October 1, 2021. Yung ating minomonitor no, na ngayon ay si Tropical Storm MINDULLE. Ito nga po ay tuluyan ng lumalayo sa ating Philippine Area of Responsibility. Ito nga po ay kung mapapansin natin, ano, nandito na po yan sa silangan ng Japan. At kung mapapansin naman natin yung mga kaulapan na nakaka-apekto sa ating bansa, ito nga po ay yung umiiral pa rin po natin ang ating ITCC, ano, yung ating Intertropical Convergence Zone. Ito nga po ay nakaka-apekto pa rin sa malaking bahagi ng Visayas at ng Mindanao. Pero yung trap or yung extension, no, nung kaulapan pa rin itong nasabing si Tropical Storm MINDULLE, ito po ay bahagyang nakaka-apekto dito po sa may Bicol region. Kung mapapansin natin, ano, wala naman tayong ibang sama ng panahon ngayon na minomonitor sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Subalit meron po tayong inaasahan dalawang bagyo na papasok ngayong Oktubre. Dahil nga ngayong first week, meron po tayong inaasahan na isang bagyo na papasok po yan. No? At dito po yan, as of today, ayon po yan sa ating advanced weather forecast, na ito po ay posibleng dumaan sa may Visayas area. Check naman muna natin ano, yung ating area kung saan yung ating mga ulanin. Ayon nga po sa ating satellite image, kung mapapansin natin, sa extreme northern Luzon, magiging maganda po ang lagay ng panahon. Subalit makaka-apekto pa rin ano yung ating si Tropical Storm MINDULLE ay medyo makaka-apekto pa po yan doon sa ating pag-alon ng ating dagat dito po yan sa extreme northern Luzon. Kaya iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan dyan, lalo yung ating mga mangingisda na medyo masungit pa po ang pag-alon ng dagat. Dumako naman tayo dito sa may parte ng Metro Manila. Magiging maganda po ang lagay ng panahon, subalit makakaranas po tayo no, ng ating localized thunderstorm. At in times of severe thunderstorm, posible po tayo makaranas ng mga pagbaha at pagguho ng lupa sa mga mabababang lugar. At dito naman sa may Bicol region, kung mapapansin nyo, makakaranas po tayo ng mga pulupulong pag-ulan. At dahil nga po yan sa ating ITCC o yung Intertropical Convergence Zone, at posible po no, dito sa may San Andres ay posible tayo makaranas ng bigla ang pagbugso ng pag-ulan. At dito naman sa may area ng Mindoro Province ha, magiging maganda po ang lagay ng ating panahon. Wala pa naman tayong inaasahan no, na malalakas na pag-ulan na posible makapekto sa may Mindoro. Dumako naman tayo sa may Visayas area. Dito nga po kung mapapansin natin ano, makakaranas din po tayo dito ng mga pulupulong mahinang pag-ulan, lalo po sa may parte ng Rojas City. Dito po yan at sa may Sagay, Iloilo City. Posible po tayo makaranas dyan na bigla ang pag-boost ng pag-ulan at maging sa may Dumaguete. Ito po ay panandalian lamang at wala naman tayong inaasahan na malalakas na pag-ulan sa mga oras na ito. At pagdating naman dito sa may Palawan, kung mapapansin natin, ano, makakaranas tayo ng magandang panahon at posible po no na makaranas lang tayo ng isolated rain shower at makulimlim na kaulapan. Dumako naman tayo dito sa may Mindanao. Kung mapapansin nga po natin ano, magiging maganda po lagay ng panahon sa may Mindanao at wala naman po tayong inaasahan ibang sama ng panahon na posible makaapekto dito sa may Mindanao. Dumako na tayo ngayon sa ating advanced weather forecast. Ito nga po ano, habang papalayo na itong nasabing si Bagyong MINDULLE, kung mapapansin natin na makakaranas ng mga pag-ulan yung malaking bahagi na to ng Southern Luzon at ng Visayas area dahil nga po yan dito sa may pinaka-extension pa nung nasabing bagyo. Pagdating po natin ng October 2, mapapansin po natin ano, na tuloy-tuloy po tayo makakaranas ng sama ng panahon. Posible pa rin makaranas ng pag-ulan. Dito po yan sa may malaking bahagi ng Bicol at na ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Pagdating naman po ng alas 2 ng hapon ng October 2,
magkakaroon po tayo ng isang low pressure area dito po yan sa may pinaka power line ng ating Philippine Area of Responsibility. And October 3, kung mapapansin natin, ito na nga po yung ating low pressure area at ito nga po ay posibleng maging isang tropical depression, isang mahinang bagyo. At pagdating naman po ng alas 2 ng hapon ng October 3, makikita nga natin na nag-i-intensify po itong nasabing bagyo o posibleng bagyong Lani. Kasi nga, pag pumasok ito ng ating bansa, papangalanan itong si Bagyong Lani. At pagdating naman po ng October 4, ito po yung ating next possible scenario. Kung mapapansin po natin, tuloy-tuluyan po tayo nag-i-intensify itong nasabing sama ng panahon. At pagdating naman ng alas 2 ng hapon ng October 4, mapapansin natin yung pinakadadaanan po nitong nasabing bagyong ito ay dito po yan sa may parte ng Visayas area. At pagdating ng October 5, mapapansin nga po natin andito na po yan sa eastern section ng Visayas. At makakaranas na po ng mga pag-ulan, mapapansin natin, ang malaking bahagi ng Visayas hanggang sa may Bicol region, even Metro Manila, ay mararanasan po yung pag-ulan. At pagdating naman po ng alas 2 ng hapon ng October 5, ito nga po ay posibleng tumawid dito sa may area ng Visayas at dediretso po yan dito sa may karagatan ng Mindoro at pagitan ng Mindoro at ng Palawan. At pagdating ng October 6, ito po yung ating pinaka-last data. Ito nga po ay nasa landmass na ng ating kalupaan. At kung mapapansin natin, yung isang low pressure area dito po sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, ito pa po yung isa nating babantayan. Pagdating po yan ng October 6, ng alas 2 ng hapon, unti-unti pa pong nag-i-intensify habang nasa karagatan itong nasabing si Bagyong Lani at habang meron po tayo isa pang LPA na unti-unti pong lumalapit sa ating Philippine Area of Responsibility. Pagdating ng October 7, papansin natin dito nga po pwede pong maging isang typhoon category itong nasabing Bagyong Lani at makakaapekto pa rin po yan dito yan sa may Palawan hanggang sa may Metro Manila at dito sa Northern Luzon hanggang sa Extreme Northern Luzon ay mararanasan yung sungit ng panahon dahil sa daladala nitong si Bagyong Lani. Ito nga po yung ating isa pang low pressure area na to ay nasa labas pa rin ng ating Philippine Area of Responsibility at pagdating nga po ng alas 2 ng hapon ng October 7, dire-diretso pa po nag-i-intensify itong nasabing posibleng Bagyong Lani. At yung ating low pressure area ay lumalapit na po dito sa ating power line at pagdating po ng October 8, yung pinaka-direksyon ng itong possible Bagyong Lani ay paangat po yan dito sa may parte ng China. At habang yung isang low pressure area natin ay andito pa rin sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Again, inuulit natin dahil mahaba po ang range ng ating advanced weather forecast, malaki pa po ang chance na magbago ang mga direksyon or posibleng scenario nitong nasabing minomonitor nating sama ng panahon. Tabay lang po muna tayo dito sa ating mga minomonitor sa ating advanced weather forecast para po sa mga latest update nito. Maraming salamat po, mag-iingat po yung ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung posibleng daanan nitong nasabing bagyo na ito sa may Visayas area. Maraming salamat po. God bless po sa ating lahat.